isang sekreto lang naman ang pag-uusapan natin sa video na ito para ma-maintain mo yung paghahabol ng isang lalaki sa'yo. Hello, what is up? Kumusta? Good day sa inyong lahat, mga katambay. Anyway, sa mga baguhan at hindi pa nakakakilala sa akin, just call me or Kuya M and don't forget to give me a thumbs up. Napakalaking tulong po para mapansin tayo ng algorithm at marami pang ma-reach itong video na to at marami pang matutulungan. Let's go na, mga katambay. Actually, itong sikreto na to ay marami na din ang nakakaalam. Yun nga lang, ang hirap gawin. Ang hirap i-apply, especially kapag na-touch ka or ikaw yung mas nag-invest sa isang relationship. Kung ikaw yung mas nabulag sa pagmamahal, kung ikaw yung mas naghahabol sa kanya or nagbibigay ng too much na attention, love, care at lahat-lahat sa kanya. Kasi ang alam ng karamihan ay kapag binibigay mo ang lahat-lahat mo sa isang lalaki ay mas lalo kang mamahalin, mas lalo kang ma-appreciate. But actually, it's the opposite. Reverse psychology ang gagamitin mo lang para ma-maintain mo ang paghahabol niya sa'yo. And itong sikreto na ito ay from reverse psychology. Sige, sabihin ko na. Don't always say yes. Napakahalaga na alam mo na magsabi ng no. Isang kahalaga nito ay na ipapakita mo yung boundary mo. Pangalawa, hindi mo siya nai-spoil. Pangatlo, natutulungan mo ang relationship nyo para ma-maintain yung paghahabol nyo sa'yo. Yung challenge. Dahil in that way, nagkakaroon ka ng challenge. At palagi kong sinasabi sa inyo, mga kaibigan, na ang challenge, yan yung dahilan kung bakit na-excite palaging isang lalaki sa'yo. Kung bakit naghahabol, nag-e-enjoy isang lalaki sa'yo dahil may thrill. Okay? Ganito kasi. Like for example, ang isang bata, kailan ba nai-spoil kapag palagi kang nag-yes sa mga bagay na gusto niya? Nagpapabili ng laruan, bibilhan mo. Dahil kapag hindi mo bibilhan, iiyak yan. Diba? Lalo-lalo na kung napadaan kayo sa toy na store, meron siyang nakita, tapos nahawakan, tapos nakita pa ng sales boy or sales lady, sasamantalahin yan. Papakitaan yung anak mo ng mga laruan para iiyak yung anak mo. Tapos kapag di mo bilhan, ayun, magwawala na. Hihiga, sabay sisigaw. Diba? Kahit na nagagalit ka na, is that nakakahiya, diba? Nakakahiya sa ibang tao para tumahimik na, sige, bilhan mo na. Behavior manipulation yon. Ganito, in order para hindi siya ma-spoil, lalong-lalo na kung halimbawa meron na siyang laruan na ganun or marami siyang laruan, talagang gusto niya pa ng bago, in order para hindi ma-spoil, learn to say no, wag, kahit iyak ka pa, wag. No is no. Hindi porke mahal mo yung anak mo is that palaging yes or palagi siyang tama. Or kapag nang-aagaw siya ng laruan ng iba or cellphone ng tita niya is that okay lang sa'yo. Ibigay mo na kasi sa pamangkin mo. Saglit lang naman. Ayan. In that way, na-spoil yung anak mo sa totoo lang. Ngayon, hindi ko naman sinasabi ng bata or baby yung partner mo, pero tao pa din. Hindi naman siya animal. Ibig sabihin, gumagana sa kanya yung mga ganyan. Ano? Na kapag palagi kang nag-yes sa kanya, darating sa punto ng buhay niya na hindi na mahalaga kung ano man ang hingin niya sa'yo. Why? Kasi madali niyang makuha. Diba? Kunting ganun-ganun niya lang sa'yo, makukuha niya. And nawawala yung challenge. And in that way, nawawalan ka na din ng halaga sa kanya. Hindi lahat ng bagay ay dapat niyong binibigay sa kanya. Or palagi niyo siyang binibigyan ng access para, alam mo na, for example, sex. Not all the time ay kailangan na makipag-sex ka. Lalong-lalo na kung hindi mo siya asawa, huwag kang makipag-sex. It shows na seryoso ka sa mga boundaries mo. Or alam mo na kung ano yung mga specific na nararamdaman mo na parang hindi na mahalaga sa kanya. Yung dating mahalaga sa kanya na inaas niya sa'yo or favor na nagagawa mo sa kanya is that ngayon wala na. Diba? Alam mo yung specific, alam mo yung situation mo. So, you need to evaluate. Kung nanlalamig siya ngayon, tanungin mo yung sarili mo, bakit nga ba siya nanlalamig? Baka isang dahilan ay nawalan na ng halaga
or nawalan na ng power yung mga yeses mo. Kasi very common sa kanya. Hindi na rare. Napapansin mo ba na kapag may tao na gusto mong kausapin or gusto mo yung kanyang attention or whatever yung gusto mo sa kanya or gusto mo yung yes niya, tapos ang hirap makuha. Di ba, gagawin mong lahat? Mag-work ka? Talagang pag-effortan mo para mapayas mo lang? Okay, ganito na lang, to be specific. Maalala mo ba nung naliligaw siya? Di ba, habol siya ng habol? Para lang makuha ang napakatamis mong yes. Di ba? Or baka madali lang sa'yo na binigay mo yung yes mo. Ganito kasi. Ang value ng isang bagay or value ng isang tao depende sa kung gaano mo ito pinaghirapan. Napaka-basic lang naman yung logic eh. Depende kung gaano mo ito pinag-effortan. Mas mahalaga yung isang bagay or mas mahalaga yung isang tao kapag pinaghirapan mo itong makuha. Kapag nag-effort ka ng sobra-sobra, kapag nag-invest ka ng sobra-sobra, mas papahalagahan mo yun. Or specifically, mas papahalagahan ng isang lalaki ang hindi madaling makuha. Yung pinaghirapan niya. Yung hindi madaling mapayes. Ito ha, ito ang isang napakahalaga. Lagi mong itatak sa utak mo, reverse psychology din to, na dapat ang lalaki, he will fight for you. Hindi yung lagi kang nag-iisip kung ano ang dapat mong gawin so that maipaglalaban mo siya. So that maibigay mo ang lahat ng gusto niya. Kasi in that way, nagiging unattractive ka. In that way, nawawalan ng challenge yung isang lalaki. Nai-spoil yung isang lalaki. Hindi ka papahalagahan. Kaya alam nyo mga kaibigan, sa relationship, ang isa na very effective is reverse psychology. Lagi mong iisipin na dapat yung lalaki ang lumalaban para sa'yo. All you need to do ay magbigay ng response sa mga ginagawa niya. Like, i-appreciate mo siya, magbigay ka din ng kunti sa kanya, magbigay ka ng reward sa kanya. Yun yung mga bagay na gawin mo. Pero huwag mong hahayaan na ikaw yung mas gumagawa ng mas malaki or more na investment. Okay? Gets mo? So, yan lang po yung sikreto na alam kong makakatulong sa inyo. So, thank you so much. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye!